Hi guys, ito ulit si Gene ng 119 Woodworks. So again, maraming salamat po sa inyong pag-subscribe at pagko-comment sa aking mga video vlogs. At natutuwa naman ako, maraming natutuwa doon sa mga pinapublish kong videos, especially doon sa mga videos for beginners and newbies, no? So maganda yung responses, maganda yung mga comments, maraming salamat. At malapit na mag 1,000 yung ating mga subscribers dito sa channel. So sana umabot na 1,000 at sana dumami pa. So I don't know, pero siguro after ng COVID-19 na lockdown na to, siguro magbibigay ako ng raffle or something para sa pasasalamat sa mga nag-subscribe. But anyway, today pag-usapan natin ang isang beginner's topic ulit. So pag-usapan natin tungkol sa mga lagari. Okay. So dito sa shop ko, it's mostly power tools. So mostly power tools ang ginagamit ko. Circular saw, jigsaw, at syempre yung aking table saw. Yun ang ginagamit ko pangputol ng mga kahoy. Pero meron pa rin job o meron pa rin trabaho na kakailanganin mo talaga ng lagari. No? Or yung manual na lagari. So hindi siya dapat mawala sa isang workshop. Dapat meron ka talagang lagari. Okay? But anong klaseng lagari? Maraming klaseng lagari, iba-ibang klase. May lagari pang kahoy, may pang bakal, may kung ano-anong klaseng lagari yan meron tayo. So ano ba dapat ang ating kukuning lagari? Pag-usapan natin ngayon yung pinaka-common na lagari na ginagamit natin, ng mga tatay natin, ng mga kaninununuan natin. Okay, at yun ay ang tinatawag nating handsaw. So ito yung handsaw na western style. So ito, meron ako dito, Diston. So, ano mapapansin nyo sa kanya? Mapapansin nyo sa kanya is parang bago, diba? Kasi hindi ko siya ginagamit. So, hindi ko ginagamit tong lagaring to. Actually, nakalagay na lang to doon sa taas eh. Pero kasama rin isang pan-diston. Parang display na lang. Kasi hindi ko siya ginagamit eh. Now, bakit hindi ko siya ginagamit? Dahil ba mahilig ako sa power tools? Isa sa padahilan yon. Pero hindi ko siya ginagamit kasi napakahirap niyang gamitin. I'm sorry sa mga karpintero. Hindi po ako professional na karpintero. Isa lang po akong DIYer. At hirap na hirap akong maglagari. Okay. So napakahirap niyang gamitin. Napakahirap niyang diretsyong lagari. As you may know, ang lagaring western, ang putol niya is forward, di ba? So forward, tapos atras. Forward, tapos atras. So ginagawa ko yun, tinatry ko siyang gamitin. Pero napapagod talaga ako. Sumasakit yung aking braso. Hindi talaga ako sanay na maglagari eh. Tsaka ayoko talaga siyang gamitin. Talagang na-stress ako sa kanya, kumbaga. So hindi ko siya ginagamit. Isa sa mga ginagamit ko naman is yung tinatawag na bakso dati. Ito, bakso to. Stanley bakso. At perfect tong gamitin kapag nagpuputol ka ng mga maliliit na kahoy. Tapos meron kang tinatawag na miter box. So papasok mo dito yung box, lalagay mo dyan yung kahoy, tapos pwedeng 45 degrees, ganyan. So pwede rin pa hilatsa, ganun. Ito yung ginagamit ng mga tatay natin or mga karpintero sa paggawa ng mga kornisa. Yung sa mga molding, gilid-gilid, diba? Ito yung ginagamit ng pamputol ng molding, yung box na ganito. Siguro hindi ganitong lagari, ordinary lagari lang, pero meron silang ganito na ginagawa nila gawa sa kahoy. Ito plastic lang ito, Lotus. So yun. Pero hindi ko rin madalas gamitin yan eh. Meron pa ako isang lagari ito, yung maliit naman. Ito madalas kong makita sa mga nagtatrabaho sa construction. Ito ginagamit nila lagi kasi maliit, nasa bag lagi nila. Pamputo nila ng plywood, paggawa ng cabinet, ganon. And you know, kung nakakagawa sila ng mga gandang projects using this, di ba? Ang galing, di ba? So yun. Yun ang mga lagari na meron ako na hindi ko ginagamit. Usually, hindi ko sila ginagamit. Naka-display lang sila. Or reserva lang. Alam mo, may mga hiram. Diba? Ayaw ko pahiram yung mga iba kong lagari. Yun ang pinapahiram ko. Now, ano yung mga madalas kong gamitin na manual tools? Na-discover ko ang mga Japanese saws. Ito, pag-usapan natin yan. So, mula sa Western, sa American, pupunta tayo sa mga Japanese. Okay? So, sa mga Hapong lagari. Ano ba yung lagaring Hapon? Usually, ganito yung tsura niya. Dalawa, mahaba yung hawakan, mayroong dalawang blade, two sides. Isa lang pala yung blade, pero two sides. So, bakit may two sides? Yung isang blade is for rip cut, at yung isa naman ay parang cross cut. Yung pino yung blade, hindi nyo magagawa sa inyo, yung medyo mas malaking lagar. Ayan. So, makikita nyo itong pino,
Yan. Ito ang pang crosscut. So ito ang ginagamit pag lalagari ka ng across the grain. Halimbawa, maghahati ka nitong kahoy. Ito yung grain niya, pag ganito, patayo. So across the grain, itong pino yung gagamitin mo na pang lagari. At ano naman yung kabila dito? Ito yung malalaking ngipin, ito yung pang rip cut. So halimbawa, puputol ka naman with the grain. Halimbawa, ito yung grain, di ba patayo? Pag ganito naman siya. So yun. So dalawang sauce. So you got two sauce in one kapag bumili ka ng Japanese. So ang tawag dito ay Ryoba. Okay? So Ryoba. Hindi Ryobi. Okay, Ryobi power tool yan. So tawag dito is Ryoba. And it's been used for thousands and thousands of years. Ginamit ito ng mga Hapon nung paggawa ng mga palasyo nila. At masasabi ko sa inyo, itong pinaka-efficient na sauce sa lahat. Bakit? Kasi hindi siya patulak. Ang putol niya is pahila. So that means it's very efficient. So di tulad ng mga western sauce, tulad dito na tulak at hila, ito, hila muna, tulak, tapos swabe lang. Swabe lang actually. And maganda siyang pumutol. Actually, pag ginagamit ko yung Ryoba ko, hindi ako napapagod. Hindi sumasakit yung braso ko. Napaka-efficient niyang gamitin. So, hindi na ako bumalik sa western sauce. So, simula na discover ko mga Japanese sauce, hindi na ako bumalik sa western sauce. Hindi na ako gumamit ng mga western sauce. Puro Japanese sauce na lang ang binibili ko. Ngayon, iba-iba rin klase yung mga Japanese sauce. Meron ganito, Ryoba, pero hindi ito ang paborito ko. Ang paborito kong gamitin is ito, yung single-bladed lang na Ryoba. I don't know kung anong tawag dito eh. Nakalimutan ko or hindi ko lang talaga alam. Pero isa lang yung blade niya. And replaceable kasi yung blade nito, natatanggal. Pwede mo siyang tanggalin, palitan mo ng bagong blade. And yung handle nito is mas mahaba din, parang Ryoba. At mas masarap gamitin. Ito, ano lang, crosscut lang. Since ang pinuputol ko naman na manually is puro crosscut, hindi ako nag-ripcut using manual. Pag ripcut, table saw na yon. Pag crosscut lang siya, ako nagmamanual. So ito yung madalas kong gamitin. At napakaganda niyang gamitin kasi hindi ka madaling mapagod, sabi ko nga sa'yo, kasi pahila. And then, since mahaba yung kamay niya, pwede mo siyang gamitin ng dalawang kamay. So parang katana. Parang samurai, di ba? Parang kang gagano ng ano. So, ang cool niyang gamitin kasi pwede mo ng dalawang kamay. Ganyan, pag medyo mabigat yung kahoy or makapal yung kahoy, nahirapan ka, edi dalawin mo yung kamay. And this one, I don't know kung bakit, pero straight siyang mag-cut. Yung dito sa western saw, never ako naka-straight ng cut. Kahit may guide, hindi ko may straight ng cut. Malibal ako nagma-miter box. Pero pag sa Ryoba, somehow straight siya. Noong una, hindi gano. Medyo crooked ng konti noong una. So ang ginawa ko, gumawa ako ng ganito, guide. So, cutting guide. So, nilagyan ko ng magnet, tapos para may T. So, pag lalagyan ako, didikit ko lang yung dyan yan, yung ano. Tapos, pag itigagamit ko pang guide. And, effective naman siya, diretso yung cut using this one. Pero, nung bandang huli na nasanay na ako, kahit wala na yung guide, diretso na ako magputol using this Japanese saw. So, yun. Eh, tatanong nyo, paano hasain ng Japanese saw? Kasi, pag yung western saw, hasain mo lang ng kikil na triangle, okay na. Japanese saw, hindi. Ang Japanese sauce, tulad din ng western saw, may mga Japanese saw na disposable. I think yung mga bibili mo yun sa na brand new is mga disposable. So pag pumurol na yon, tapon na. Pero matagal naman siyang pumurol, so okay lang. Matagal mo na siyang gagamitin. Unless makahanap ka ng mga tinatawag na forge Ryoba. So ito yung mga forge. Makikita mo yan dito, yung sa baba. Parang ano siya, parang yung steel niya is iba. Hindi siya yung diretsong steel ng na shiny steel. Meron siya parang, basta meron siya characteristic na forge siya. Yung mga yan ay pwedeng hasain. Paano mo siya hasain? Kailangan mo na special na kikil. Hindi pwede yung triangle na kikil kasi masyadong masikip yung kanyang mga ngipin. So kailangan mo ng tulad nito. Ito tinatawag na feather file. So, nakita mo yan, kikil yan, pero malipis siya. Tapos, hugis. Tapos, hugis diamond. So, yon ang perfect sa loob ng Ryoba. Yun. So, kung mag-asa ka ng Ryoba, kailangan mo talaga ng feather file.
Ayun, tatanong nyo, saan makakaharap ng mga yan, ng mga Japanese soap? Saan ko ba nahanap itong mga Japanese soap? Bakit ito yung mga itsura ng mga Japanese soap ko? Kasi nakita ko na, nahanap ko lang itong mga to sa mga surplus shops, Japan surplus shops. Nagtatago lang yung mga yan. Dati, nakatago lang, nakatambak lang. Ito, nabili ko to. So, pinakamalaki to, nabili ko for like 150 pesos. Oh, kasama ni handle. Hindi ko tinanggal ko ng handle para pakita ko sa inyo, pero kasama ni handle. Malaki to. So 150 ang bili ko rito. Tapos ito naman, blade yung binili ko. Itong binili kong blade, naka-plastic pa, naka-brand new, as in brand new talaga siya. Binili ko siya for like 80 pesos lang dati. Dati 'yon, 80 pesos ang bili ko sa kanya nung blade. Tapos naghanap lang ako ng handle. Tapos binili ko na kahit bulok yung blade, tinanggal ko na yung blade, pinalitan ko ng bagong blade. And ngayon, efficient na siya at maganda siyang gamitin. Tapos bumili pa rin ako ng mga ibang klaseng blade na mas malipis. Ito, gamit na gamit na. Tinan nyo na may tsura, di ba? Nung binili ko to, makintab na makintab, brand new, brand new. Ngayon, laspag na kasi madali ko siyang gamitin. At nilagay kong handle dito, yung Mike Lee lang. So, pwede ko siyang gamitin as a flush cut saw kasi flexible siya. Yun, so pwede, may mga sobrang towel. So ito yung ginagamit kong pang sagad ng putol. Meron pang isa, ito yung tawag na dosuki. Ito naman dosuki, meron siyang parang back na bakal, na matigas. Pero yung blade niya ay sobrang lipis. Parang lagaring bakal, sobrang lipis at sobrang lambot. Pero sobrang talas niya. Saan siya madalas gamitin? Ginagamit siya sa mga precision cuts. Tulad ng dowels, di ba? So, kung gusto kong gawa ng dowels or box joints or mga precise na cut sa mga malilipis na kahoy, ito ang pwede mong gamitin. Dosuki ang tawag nila dito. So, yan. Sa Japan Surplus mo makikita. Pero, ano mang kailangan mong hanapin sa Japan Surplus? Kailangan, kapag bibili ka ng mga lagari sa Japan Surplus, kailangan hanapin mo yung mga halos walang kalawang at yung kompleto pa yung ngipin. Marami kasi sa Japan Surplus is surplus na talaga, luma na. Pinaggamitan na ng kung sino-sino. Kita ko, bungi-bungi na, tantad na ng kalawang. Huwag na yun. Iwasan mo na yun. Maghanap ka ng relatively na mukha pang bago. Tulad nito. Ito, medyo laspag na rin. Pero, kompleto pa naman yung ngipin. Konting hasa lang, okay na. So, yun. Okay lang yun. Pero, kung medyo too far gone na yung nakita mong puro kalawang na or bungi-bungi na, huwag na yun. Iwas na dun. So, yun. Pero makakabili ka ba dito ng brand new? Meron, may nagbebenta ng brand new. Sa Lazada, PJ Regico Hardware. Okay, so nagbebenta sila ng set saw or Japanese saws na brand new, galing Japan. So, yun lahat, brand new yun. Medyo mahal. Okay, medyo mahal. I think yung blade lang nito, it costs around 800 pesos. Kumpara mo naman sa Japan Surplus, nabili ko 80 pesos, di ba? Pero ngayon, mahal na rin sa Japan Surplus. Kasi mautak yung mga nagsasurplus. Na parang natunugan nila na marami nang nagkaka-idea or marami nang nagkakagusto sa Japanese tools kaya tumataas ang presyo. So, hindi magandang trend pero wala tayong magagawa. Ganun talaga eh, business eh, di ba? So, yun. Kung makachamba kayo ng maganda sa Japan Surplus ng mura, bilhin nyo na. Basta magandang condition, price range siguro 100 to 300 pesos. Paglampas ng 300, huwag mo nang bilhin. Abuso na yun, okay? So, pero kung mga 300 siguro na maganda pa yung condition at nakita nyo matalas pa, bilhin na. Yun lang ang range nyo dapat. Papaglampas pa ron, ipon ka na lang ng konti, bili ka na lang ng brand new sa PJ Regico. Ganun din naman, di ba? Mas matagal ko pang magagamit. Yun. So, yun yung mga Japanese na American sauce na, or Western sauce na madalas kong gamitin sa bahay. Pero talaga, usually, Japanese lang talaga ako. Japanese all the way. Okay. So, anyway, thank you so much for watching. And next time naman, papakita ko sa inyo ang mga Western at Japanese and Chinese or Filipino katam, wood planes. So, planes naman, this ang pag-usapan natin next time. So, thank you so much again for watching and have a good day.